Many years ago, ako'y pumunta sa isang store, bilihan ng mga polo. So, punta ako doon sa isang section, tinray ko, tinitingnan, parang di kasya. Tapos punta ako sa tinitingnan. Halos napuntahan ko na lahat ng mga magaganda. Kaya lang sa akin, ba't walang kasya sa akin? Tapos tinawag ko yung sales, ano, sabi ko, miss, meron ba kayong ganito na kasya sa akin? Tapos sabi niya, ah, meron sir. Sabi ko, nasaan? Kasi inikot ko na lahat. Parang walang kasya sa akin dito. Sabi niya, meron kami sir niya, kasya sa inyo. Banda dun ho, doon, sa dulo. Sabi ko, ba't ang layo? Alam, sagot niya sa akin, sir, kasi nandito kayo sa teen section. Pang teenager. Mali yung lugar ko. Pakinggan niyo ako. Baka may nararamdaman kayo minsan, Lord, ba't ang konti ng blessing ko? Parang it seems like, Lord, your promises to me are limited. You know why? Because you are looking at the wrong section. Huwag nyo nang ipilit, mga kapatid, na ang size nyo ay small or medium. Kayo ay extra large. Kaya tanggapin mo na ang ano, hindi small blessing from God, hindi medium blessing from God, hindi large blessing from God. Receive from God your extra large blessing. Receive it. Yun ang bagay sa'yo. Huwag mo nang ipilit. Yung iba pipilit pa. Large lang ako. Kaya nung binigyan ka, hindi kasya. Extra large ang blessing ni Lord sa'yo. Sabi mo sa mga katabi mo yan, extra large ang blessing sa'yo. Extra large ang blessing sa'yo. Amen. Amen. If you believe that, let us pray our favorite prayer. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We are going to talk about the story of Joshua. Joshua was the next leader after Moses. Moses led people away from Egypt to the promised land, but he was not able to bring the Israelites to the promised land. Moses died not in the promised land, outside of it. And Joshua, when he was the leader, he was the one who brought people to the promised land. Pagdating doon, kasi si Joshua, military general yan eh. Pagdating nila sa promised land, marami silang lalaban ng mga nations na nandun din nakatira. Kasi it's flowing with milk and honey. Ibig sabihin, it's a fertile place. Lahat ng itanim mo sa Israel, tumutubo. Lahat. Magtanim ka ng kamatis, tutubo. Magtanim ka ng hollow block, sumutubo. Ganon. Lahat ng itanim mo. Kaya lahat pinag-aagawin yung lupa. Kaya pagdating nila, dami nilang kalaban. At ang pinaka-isa sa pinaka-marami nilang kalaban, ang pangalan, Amorites. May limang hari na mga Amorites. At itong five kings joined forces to fight Joshua. Ang dami nilang kalaban. At alam nyo, Joshua now has to fight five armies. Ang army niya isa. So anong dating? 5:1. How will you defeat your enemy like that? Dami. So, he launches a surprise attack. Sabi niya nga, surprise attack. Nako. Yun ang plano niya. Kasi alam niya, lulusubin tayo niyan. Ang sorpresa natin, tayo ang lulusob. Ang tapang. So, while marching towards the Amorites, God speaks to Joshua. And God said,
these words to him. So look at that. Tingnan niyo, anong sabi? Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you. Right at the beginning, before the battle begins, God is already assuring the Israelites' victory. Panalo ka na. Papunta ka pa lang sa laban, sinasabi na ng Diyos sa'yo, panalo ka na dyan. Kahit yung ang dami mong kalaban, panalo ka dyan. Look at me, my dear friends. Maybe this year, you will have battles to fight. Maybe you will be undergoing trials. May mga dadaanan kang obstacle. Meron kang nakikita mo na eh. Itong taon na to. Ito yung, this is what God is telling you. Just like what He told Joshua. God is assuring you victory. He is assuring you victory. Panalo ka na. Mag-uumpisa ka pa lang. Sinasabi na ng Diyos, panalo ka dyan. Paano? Listen to Him. What He will tell you today, because He is assuring you of victory. How will you receive that victory? Let Him speak to your soul today. Put your hands upon your heart. Bow down your head and say, Jesus, I am ready for your word. Speak to me. I want to win, but I want to win with you. And today, I receive your miracles in your name. In Jesus' mighty name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. As you sit down, tell people around you, you're a winner. So papunta na sila sa gera. Gugulatin nila ang kalaban nila. And let us continue. Joshua chapter 10, verses 9 to 11. After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. Nagulat yung kalaban. Kasi sila ang lumusog. The Lord threw them into a confusion before Israel. So Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Israel pursued them along the road going up to Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makeda. Yung mga lugar na yan, pupuntahan natin yan sa Holy Land trip natin. This March 9, sumama kayo, ha? Tapos ito pa. As they fled before Israel on the road down from Beth Horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them. And more of them died from the hail than were killed by the swords of the Israelites. Pansinin niyo yung kwento. Have you noticed something? God gets involved in the battle. Sumali ang Diyos sa gera. Bakit? Kasi alam ni Lord, winning is impossible. 5-1. Paano mananalo si Joshua against 5 armies? Hindi pwede. It's a 5-1 battle. Joshua cannot win even if he has a great strategy. Ano yung great strategy ni Joshua? Surprise attack. Hindi pa rin siya mananalo. Kailangan sumali ni Lord para manalo. Tandaan niyo, hindi lahat ng surprise ay nakaka-excite. Hindi. Ang surprise quiz ay hindi nakaka-excite. Di ba? Pumasok yung teacher niya, okay class, we have a surprise quiz. Inis na inis ka sana, nagkasakit kayo. Ganon, no? Kahit na may surprise attack siya, hindi pa rin kaya. That is why God has to get involved.
Do you have struggles in your life that seem impossible? God wants to be involved. God wants to intervene. Let Him. Payagan niyo ang Diyos. Gustong sumali ng Diyos sa inyong buhay. Who are married people here? Raise your hand. God wants to be involved in your marital life. He wants to be part of it. Isali niyo si Lord. Naalala ko yung misis, nagpiprito ng itlog. Habang nagpiprito ng itlog, si Mister katabi. At alam mo, sabi ng Mister, oh, yung apoy, hinaamo. Oh, baliktad mo na, masusunog. Lagay mo ng asin. Bilisan mo, baka maano yan. Alam mo, yung misis, natarantang gano'n. Tapos galit na galit. At sabi niya sa Mister niya, ano akala mo sa akin, hindi marunong magprito ng itlog? Alam mo, sabi ng Mister, di naman. Gusto ko lang iparamdam sa'yo ang nararamdaman ko pag nagmamaneho ako. Diba? Ganyan ba ang misis mo? No? Yung pakailamadora sa pagmamaneho. Oh. Liko. Oh. Hinamo, may aso. No? May hubs, diba? Pakailamero eh. Diba? God wants to be involved. God wants to intervene in raising up your children. Gusto rin niya sumali. Kaya, please, huwag kayong ganito, ha? Na pag yung mga anak nyo ay parang naliligaw ng landas, huwag nyong sulohin. Kasi si Lord, tandaan nyo to, ha? Hindi nyo lang sila anak. Anak din sila ng Diyos. Kaya kung kayo may gusto kayong mangyari maganda sa kanila, lalo na ang Diyos, anak din niya yan. Solo parents here, single moms, single daddies, listen, pag ang anak nyo may problema kayo, sabihin mo kay Lord, Lord, yung anak natin, naliligaw ng landas, pumapatol sa boyfriend na mukhang tuko. Oh, diba? Lord, anak din naman ni Lord dyan. Diba? Kasali. Alala ko yung nanay na naman, nagpiprito. Habang nagpiprito, kailangan niya umalis. Sinawag yung anak niya, anak, tingnan mo itong piniprito ko kung masusunog, ha? Ha? Alis ako. Umalis ka agad. After 5 minutes, bumalik na yung nanay. At tanong niya dun sa kanyang anak, oh anak, kumusta na? Okay na ba? Sabi nung anak, opo nay, sunog na. Diba? God wants to intervene. Oh, sige, sino sa inyo rito gustong magkapera at yumaman ngayong 2023? God wants to intervene in your finances. Isali nyo. Lord, ito pong ipon natin. Lord, ito ipon natin. Wala. Isali nyo. Imposible kasi. Lalo na kung imposible. Sali. Naalala ko yung dalawang magkaibigan, si Juan at saka si Pedro. Nagtawagan sila. Sabi ni Juan, anong ulam niyo, Pedro? Sabi ni Pedro, ang ulam namin, blanched green leafy veggie with crushed potato and sparkling seafood. Wow! Sabi, oh, ang sarap naman yan. Ano ba yan? Blanched green leafy veggie with crushed sweet potato and sparkling seafood. Ang sagot ni Pedro, ay, talbos ng kamote at bagoong na may pinirig ng kamatis. So tinanong siya, ikaw naman, ano ulam nyo? Bumawi naman si Juan. Ang ulam namin, fish fillet de El Nino. Wow! Fish fillet de El Nino. Ano ba yon? Tuyo. God wants to intervene. Sali nyo. Lord, sali ka. Lalo na pag imposible. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya ang mensahe ngayon. Sabi mo sa kanya, let God intervene. Go. Let God intervene. Tapos ito, tandaan niyo. God does not only assure you of victory, He assures you that He is fighting with you. He is fighting with you. God is fighting. Kasali ang Diyos. Hindi ka lang mananalo, kasali pa siya. Because God is for you. Therefore, nothing and no one can stand against you because God is for you.
He is. Sino bang mananalo kalaban ng Diyos? Wala. God is for you. O tapikin mo yung tatlo mong katabay. God is for you. 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 Yes. And if God did it to Joshua, He will do it for you. Eto na. Tuloy natin yung kwento. Papunta na tayo sa exciting part ng kwento. Ano yan? Kaya lang, ito nga, papunta tayo sa exciting part. Kaya lang, the verse we're about to read is a spoiler. Alam niyo yung spoiler? Yung you know the ending already. Alam niyo yung ending eh. Ayaw natin ng spoiler, pero ito yung pinakamagandang balitang spoiler. Naalala ko yung years ago, nanood kami ng mga kaibigan ko. Ang pinanood namin, Sixth Sense. Sino sa inyo nakanood ng Sixth Sense? Alala niyo siya? Sixth Sense. Nood kami. Pagkatapos ng pinanood namin, nagulat kami. Grabe pala itong palabas na to. Alam mo, nung paglabas namin, ang haba na ng pila papasok sa sinihan. Kaya lang itong kasama namin, kaibigan naming lalaki, spoiler. Habang nakapila yung mga tao, naglalakad kami palabas, sinasabi niya sa amin, grabe, patay pala si Bruce Willis, ano? Spoiler. So lahat nung nakapila, ano daw, patay si Bruce Willis? Yun eh. Itong babasahin natin, spoiler, but in a very, very beautiful way. Joshua 10, verse 12. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, panalo ka na. Papunta ka pa lang, panalo ka na. Why? Because the very fact that God is in your life is already a spoiler. Nandun pa lang ang Diyos sa buhay mo, kasama mo na. Alam mo na, panalo ka. Spoiler yun. Hindi mo pa nakikita yung labanan. Panalo ka na. Isalin mo lang siya. Isalin mo lang. At mananalo ka. Can you tap 7 people around you? 7. Tatapikin mo. Imposible na nakaupo ka at natapik mo 7. Kailangan kang tumayo at tapikin yung 7 tao na yan. Go! At sabihin mo, isali mo si Lord. Go! Isali mo si Lord. Tayo ka! Isali mo si Lord. 7 tao, nakakailang ka na. Isali mo si Lord. Isali mo si Lord. Isali mo si Lord sa buhay mo. Isali mo siya dyan. 7 tao yan. Yes! At pag sinali mo ang Diyos, panalo ka na. God's mere presence in your life, His grace at work in your life, is already a spoiler. Kaya pagkasama si Lord, ay, dapat confident. Confident. Papunta ka pa lang sa deal na ito. Insurance person ka. May aalokin kang insurance. Kasama mo si Lord eh. Umpisa pa lang. Lord, sali ka ha. Papunta ka pa lang. Alam mo na. Pumipirma na. Wala pa yung papel. Diba? Ganun. Bakit? Kasi kasali ko si Lord. So no matter what impossible situation you face this year, you know how it will end. You already have a sneak peek of the final scene. You know the result. You know the outcome. And what is the end result? You are going to win. You are going to win. You are. Ay, pwede mong sabihin, eh, brother, eh, hindi naman ako panalo eh. Natalo nga ako, hindi nga nangyari. Oh, ito sasabihin ko sa inyo. If you have not yet won, that means it is not yet the end. Hindi pa tapos. Kaya hindi nangyari. Kaya hindi natuloy. Bakit? Hindi pa tapos. And if you have not yet won, if you are not yet victorious, that means God is not yet done. And you can believe that the best is yet to come. The best is yet to come. Hindi pa ako panalo eh. Ako, mananalo ako bukas. Hindi pa tapos ang kwento.
hindi pa tapos ang kwento mo. Sikuhin mo yung katabi mo, alam mo nangyayari sa kanya. Sikuhin mo, sabihin mo, hindi pa tapos kwento mo. Hindi pa tapos. Iniwan ka ng boyfriend mong muagtoko. Hindi yan ang ending. Hindi pa tapos. May nagpadala sa iyo ng ano, ng medical report na may sakit ka. Hindi pa tapos, buhay ka pa. Hindi pa tapos ang kwento. May dinodrawing pa si Lord para manalo ka sa ending. Now let me go back to the story. Ito na. Nakakilabot to ha, manda kayo. It's now in the middle of the battle. Labanan na. Tapos, halos buong araw na sila naglalaban. Tapos yung araw, lumulubog na, malapit na. Nakikita na ni Joshua na palubog na ang araw. Didilim, at alam niya pag dumilim, magtatakasan yan. Hindi tayo mananalo rito. Baka mamaya pumunta pa yan sa iba, kumuha ng kalaban, laban na naman ulit. So, and you know what Joshua did? Listen. He musters all the courage he had. And with bold faith, he delivers one of the most glorious out of this world prayers in the Bible. Eh, nako, wala kayong makikita sa Biblia na ganito magdasal. Grabe to. Ito ang sinabi niya. Joshua sent to the Lord in the presence of Israel. Sun, stand still. Moon, stand still. Araw, tumigil ka. Huwag kang iikot, huwag kang lulubog. Grabe, tapang. Yung araw, nagulat siguro. Kaya ba natin yon? Ganong klaseng panalangin. Late ka na sa appointment mo, mahalaga, na-drive ka, tapos nakita mo green, humahataw ka, anong sabi mo? Magka-mag-red, ha? Grabe, no? Green ka lang. Grabe, tapang. Alam nyo nangyari? Dahil ganun ang kanyang panalangin, look at what happened. So the sun stood still and the moon stopped until the nation avenged itself on its enemies. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. Wow! Tumigil ang araw. Hindi umikot. Nandun lang siya. At ito maganda. Balikan mo yung sabi niya. He told the Lord in front of people. Tapang. Kasi pwede naman, habang naglalaban, binulong niya, Lord, patigilin mo naman yung araw. Sinabi niya sa harap, Panginoon, I am ordering the sun to stand still. Narinig ng mga tao. Kaya imagine nyo, buo. Ang tagal na nila naglalaban, buong araw na, maliwanag pa rin. Bakit? Kasi nagdasal si Joshua. He asked God to make the sun stand still. Joshua dares to ask God for the impossible. And what is that? To stop time. Joshua prays a heaven and earth moving prayer. That is an heaven and earth moving prayer. Look at me, my dear friends. I am lifting up your faith to start the year right because God wants you to win. I am lifting your faith. It is your turn to move heaven and earth with your prayer. This is the kind of prayers God wants you to be praying to Him this year. Ano yan? Bold prayers. Why? Because bold prayers give glory to God. That's it. Not to you. Pag ikaw ay nagdasal ng talagang imposible, tapos nangyari, sinong bida? Ikaw? Hindi! Kasi hindi mo kaya. Si Lord lang may kaya. Kaya pag imposible na ang inihingi mo, talagang masasabi mo, Lord, di ko na ho to kaya, sumali na kayo. Ikaw na. At pag nangyari yan, nako, sinong bida?
siya. Listen to me, my dear friends. God doesn't just want to show up. Ayaw lang niya magpakita. He wants to show off. Ayaw lang niya magpakita. Andito ako, ha? Ang gusto niyang gawin, magpakitang gilas. Subukan niyo ako. Isali niyo ako dyan sa buhay niyo. Baka magulat ka kung ano-ano ang pipigiling ko para makuha mo ang nais mo. That is who your God is. Your God is so generous. He is not just generous. He is almighty, all-powerful. So once you pray bold prayers this year, you will give glory to God. And if you have the audacity to ask, God has the ability to perform. So from now on, it's your turn. Pray bold prayers to Him. Let's all stand, brothers and sisters. We are going to surrender to Him everything. Lahat ng mga panalangin yung feeling nyo, itinabi nyo na. Kasi sabi nyo, Lord, parang imposible na eh. Ibalik nyo ulit. Ihain nyo ulit sa paanan niya. Now, with bolder faith, we are going to ask. It will happen not because of you. 1% lang yung sa'yo. Si Lord yan, 99% siya. But God is waiting for your 1%. God is waiting for your boldness to ask Him. Why? Again, He wants to show off. Why? To give Him all the glory. Kung talagang di mo na kaya, di ko kaya yan, Lord. Di ko magagawa yan. Ikaw ang bida dito. If you're ready, let us come to Him in prayer. Put your hands upon your heart. Close your eyes, bow down your head. Hugutin mo yan kung saan man huhugutin. Mga pangarap na parang hindi mo pinaniniwalaan. Tandaan mo ang pangarap sa puso mo. It's not from you. It is written. It was written by God in your heart. And He wants to see it through. Bring it out again. Surrender it all to Him. Surrender everything now. Yung mga panalangin mo, bigay mo ulit sa Kanya. Just like Joshua, who dared to ask God. Let us now come to Him with faith. We are children of the Lord, my dear friends. So go to Him with boldness in your heart. Say this aloud. Say this from your soul, from your spirit, and say this after me. Father in heaven, with bold faith, I ask you to make the sun stand still over every area of my life. I claim healing, deliverance, abundance, breakthrough, miracles, and victory over everything I will face this year. Make the impossible possible. Move heaven and earth for my good and for your glory. Surrender it all, my dear friends, to God. He is sovereign. He is King of Kings. He is Lord. He loves you. And He is with you. Kasali ang Diyos sa iyong buhay. Lord, thank you. We are claiming our breakthroughs this year. We are opening our eyes of faith to see it happening right now. We are claiming all this in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify your name. We believe, O Lord. We believe. God, you are sovereign. When I lose control, you are stronger. Whenever I fall, you are higher. You're Lord above all, you are greater. In my weakness, you still
will call me yours. Yes, Lord, I am yours, and I surrender to you everything of God.